Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Emosyonal kahapon ang buong Puerto Rico matapos sa pangunahan ni Jose Alvarado ang kanyang bansa sa kanilang unang Olympics matapos ang 20 taon na paghihintay. Panahon pa nga nila Carlos Arroyo at Ayuso mga kaibigan na makapasok sila sa Olympics taong 2004. Tinalo din nga nila dito ang Team USA at ngayon nga ay nakumpleto nila ang kanilang Cinderella run at tinalo nila ang NBA triple-double and rebound leader Domantas Sabonis at bansa nito na Lithuania sa finals dahilan upang masecure nila ang ticket patungo sa Paris, France. Si Jose Alvarado nga nag-uwi ng MVP matapos na mag-average ng mahigit 20 points per game sa buong tournament. Sasamahan na nga niya mga tulad nila Juan Carlos Arroyo at JJ Barea bilang mga great Puerto Rican point guards. Nakikita nga natin ang pagmamahal ng kanyang bansa kay GTA. Ito nga ang isang bagay na hindi makaranasan ni Joel Embiid kahit na magwagi siya ng gintong medalya sa Olympics. Galit nga kay Embiid ang mga basketball fans ng Cameroon at ng France matapos na maglaro siya para sa Team USA na hindi na siya gaanong kailangan. Literal na easy route nga ang pinili niya. May pagkakataon nga sana siyang maglaro para sa Cameroon at dumaan din sa Olympic qualifiers tulad lamang ng ginawa ni Giannis, Doncic, Sabonis, Alvarado at iba pang mga NBA player. Ganun pa man ay mas pinili niya nga na maglaro para sa Team USA. Definitely choice nga ito ni Embiid. Ganun pa man hindi na nga makaranasan ng ganitong pagmamahal mula sa kanyang sariling bansa tulad ng na-experience si Alvarado at Giannis at ng iba pang mga players na dinala ang kanilang bansa sa Olympics. Sa palagay nyo ba ay Cameroon ang makakapasok sa Olympics at hindi Brazil kung naglaro dito si Joel Embiid? Habang kinabahan naman ang mga nanonood sa practice kahapon ng Team USA nang mapadalas ang pagtingin ni Stephen Curry sa kanyang kamay. Report nga ni Dalton Johnson na nagko-cover ng Warriors para sa NBC Sports ay hindi din umano nakikipag-high five si Stephen Curry sa mga teammates niya at iniiwas ito ang kanyang kamay. Ganun pa man na ituloy pa rin nga daw si Curry sa pagsali sa ensayo. So hindi nga ito considered as an injury na magiging dahilan ng pagkaka-out ng two-time MVP. Ganun pa man nagko-cause nga ito ng discomfort. Pahayag ni Curry ay may dugo nga daw yung kamay niya. Subalit ang concern ng madami dito ay masyado na nga bang matanda ang Team USA lineup na ito. Nakita natin si KD na nagtamo ng calf injury. Iniingatan din nila ang mga tuhod ni Joel Embiid at Kawhi Leonard. Si LeBron nga ay malapit na maging 40 years old at si Curry naman ngayon ay may minor injury at nasa third day pa lang nga tayo ng training camp. At ang mahirap nga sa Olympics o kaya naman sa setting ng mga international games ay halos araw-araw talaga ang game at halos wala kang ang pahinga. Wala nga ditong load management mga kaibigan at kung sino nga ang final 12 mo ay yan na yan despite the injuries. Hindi ka nga pwedeng magdagdag o kumuha pa ng ibang players sa kalagitnaan ng tournament. Sa palagay nyo ba ay masyado nang matanda ang lineup na ito ng Team USA o kaya naman okay lang ito at kakayanin nilang maiwasan ang mga injury despite the heavy schedule?